Hi! Ako si Ma'am Mitch at muli nagbabalik ang AP Hub. Sa unang markahan ay ating tinalakay ang kahulugan ng contemporary issue at ang pagtatuguyod ng isang disaster resilient na lipunan na handa sa mga hazard at kalamidad. Ito ay sa pamamagitan ng pagbuo ng isang mahusay na community-based disaster risk reduction and management plan. Para naman sa ikalawang markahan, ating tatalakayin ang mga paksang may kaugnayan sa globalisasyon. Tara na at ating alamin ang mga aralin nito. Para sa ating unang aralin, ating susuriin ang dahilan, dimensyon, at epekto ng globalisasyon sa mundo. Mula sa ating pag-aalmusal sa umaga hanggang sa paliligo bago pumasok sa paaralan o sumali sa online conferencing, ay kakakitaan na ito ng bakas ng globalisasyon. Mapapansin na ang mga produktong ating ginagamit sa araw-araw sa ating mga tahanan ay produkto ng kalakalan ng Pilipinas sa ibang bansa. Maging ang ating mga libangan tulad ng panonood ng mga music videos, vlogs, K-drama, pakikinig sa mga pop music sa iba't ibang online platforms at paglalaro ng mga online gaming ay dulot din ng mabilis na pag-unlad ng teknolohiya na nagpabilis ng palitan ng kultura at ideya ng mga tao mula sa iba't ibang bansa sa daigdig. Hindi natin maitatanggi na ang globalisasyon ay bahagi na ng ating buhay. Sa mga nakaraang dekada, bumilis din ang mobilisasyon ng mga tao mula sa iba't ibang panig ng daigdig dahil sa pagbubukas ng bansa sa turismo, foreign investments, at pagkakaroon ng murang transportasyon. Maliban dito, naging mabilis din ang komunikasyon ng mga tao sa iba't ibang bahagi ng daigdig at mas naging madali ang pagkuha ng impormasyon sa internet. Kaakibat ng pagkakaroon ng bukas na ugnayan ng mga bansa ay ang mabilis na pagkalat din ng mga sakit at epidemya tulad ng COVID-19 at paglitaw ng mga fake news na ilan sa mga pangunahing hamon sa kasalukuyang henerasyon. Ang mga pangyayaring ito ay dulot ng globalisasyon na tumutukoy sa malayang galaw ng mga tao, produkto, kaalaman, at ideya na pinabilis ng kalakalan at teknolohiya. Dahil dito, ang mga bansa ay nagkaroon ng mas mabilis na ugnayan at naging interdependent sa isa't isa. Ito ang tatalakayin para sa unang aralin sa ikalawang markahan. Sa tulong ng mga AP Hub educators, iyong malalaman ang kasaysayan ng globalisasyon, iba't ibang pananaw tungkol dito, at ang dahilan ng pagsulong nito. Ngayong tayo ay nasa 21st siglo, mapapansin natin ang mabilis sa pag-unlad at pagbabago ng teknolohiya, mabilis sa komunikasyon, at bukas na ugnayan ng mga bansa. Paano natin narating ang ganitong sitwasyon? Yan ang ating aalamin sa pamamagitan ng pagbabalik-tanaw sa kasaysayan ng globalisasyon. Ayon sa mga scholar, ang kalakalan ng mga pangkat ng mga tao at mga bansa sa daigdig ang siyang naging pangunahing salik ng pagsulong ng globalisasyon. Ang kalakalan sa Silk Road ay isa sa mga naitalang malawak na kalakalan noong sinuunang kabiyasnan. Ito ay rutang pangkalakalan na bumabaybay mula China, Central Asia at Mediterranean na ginamit ng mga mangangalakal mula 50 BCE hanggang 250 CE. Ang kalakalang naganap dito ay nagbigay daan ng pagpapalitan ng produkto, ideya, teknolohiya at paniniwala ng mga Asyano at Europeo. Ilan sa mga produktong kinakalakal dito ay ang seda ng mga Chino, glass ng mga Romano, at pampalasa ng mga Arabian. Maliban dito, ang kalakalang ito ang dahilan ng paglaganap ng metallurgy, budismo, at paggamit ng papel. Ang globalisasyon ay lalo pang umigting nang tuluyang masakop ng mga Europeo ang kontinente ng Amerika o mas kilala na bagong daigdig. Ang pananakop ng Europeo sa Amerika ay pinangunahan ni Christopher Columbus noong 1492 at sinundan pa ng ibang mananakop tulad ni Ferdinand Magellan na unang nakatuklas ng daan
patungong Asia gamit ang pakanlurang ruta. Ang unang yugto ng kolonisasyon ng mga Europeo ay nagbunga ng Columbian Exchange o palitan ng kaalaman, produkto, halaman, kultura, relihiyon, teknolohiya, at maging ng sakit tulad ng tigas, syphilis, influenza, at polio. Ang kalakalan sa pagitan ng mga bansa ay naghatid ng mga sumusunod na pagbabago. Una ay ang pagkalikha ng salapi na ginamit sa kalakalan. Ikalawa ay ang pagbilis ng transportasyon na nagtulak sa pagpapagawa ng mga daan na magkokonyekta sa mga lugar sa iba't ibang panig ng daigdig. Ikatlo ay ang pag-unlad ng teknolohiya at agrikultura. Ikaapat ay ang pagpapalitan ng paniniwala at ideya. Sinasabing lalo pang bumilis ang pag-inog ng globalisasyon dahil sa rebolusyong industriyal na impluwensya ng rebolusyong politikal sa Inglaterra, Amerika, Pransya at Latin Amerika. Dahil sa pagsusulong ng mga reformista sa pagkakapantay-pantay, kalayaan at karapatang pantao, ay sinubukan ng mga siyentista at inventor na maipaliwanag ang pangyayari sa daigdig at kalawakan sa mas siyentipikong pamamaraan at paunlarin ang teknolohiya na nagpabilis sa gawain, produksyon ng mga industriya at transportasyon. Sa panahon ng rebolusyong industriyal ay nakilala ang paggamit ng steamboat, railway, kotse at eroplano na nagpabilis ng mobilisasyon ng mga tao, produkto at ideya. Sa pagsapit ng information age sa 20th siglo, ay higit pang umunlad ang komunikasyon dahil sa pagkakaimbento ng modern communication satellite. Sa kauna-unahang pagkakataon, ay naipalabas sa Estados Unidos ang 1964 Summer Olympics na ginanap sa Tokyo. Sa tulong naman ng World Wide Web at Internet, ay madaling nababasa at nalalaman ng mga tao ang mga kaganapan sa iba pang panig ng mundo, na siya rin nagbigay daan sa pagsulong ng digital economy at paglaganap ng artificial intelligence at robotics sa kasalukuyang panahon. Ang pagsulong ng globalisasyon ay palatandaan lamang ng ugnayan ng mga bansa, lalong-lalo na sa kalakalan, ay makapagdudulot ng maunlad na paraan ng pamumuhay. Ganun din, ang pagkakaroon ng progresibong isipan, bukas na ugnayan, pagpapaunlad ng teknolohiya at pagsusulong ang siyang naging susi ng ating kasalukuyang estado. Nang pagsisimula at paglaganap ng globalisasyon ay kinapapalooban ng iba't ibang pananaw o perspektibo. Ayon kay Nayan Chanda, ang globalisasyon ay nakaugat sa bawat isa. Dahil ika sa mga tao ang paghahangad na magkaroon ng maayos at maginhawang pamumuhay na nagtutulak sa kanilang makipag-ugnayan. Ayon naman kay Jan Art Schulte, ang globalisasyon ay maituturing na isang mahabang siklo ng pagpapago na nagsimulang umusbong noong mga nakaraang taon at patuloy na lumalaganap sa kasalukuyang panahon na nagtataglay lamang ng ibang anyo o mas mataas na antas. Para naman kay Yoran Thirdborn, ito ay may tiyak na simula na makikitang nakapaloob sa anim na wave. Ang unang wave ay naganap noong ika-apat hanggang ika-limang siglo kung saan nagkaroon ng pagkalat ng relihiyong Kristyanismo at Islam sa daigdig. Ang ikalawang wave ay noong nagsimula ang pananakop ng mga Europeo noong huling bahagi ng 15th siglo. Ang ikatlong wave ay naganap noong nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng mga bansa sa Europa noong huling bahagi ng 18th siglo hanggang sa unang bahagi ng 19th na siglo. Ang ikaapat na wave ay nagsimula noong lumaganap ang imperyalismong kanluranin
na naganap noong gitnang bahagi ng 19 na siglo hanggang 1918. Ang 5th wave ay nagsimula noong umusbong ang kapitalismo at komunismo sa daigdig. At ang 6th na wave ay mababakas sa pananaig ng kapitalismo sa daigdig. Ayon naman kay Roland Robertson, isang propesor ng sosyolohiya sa University of Aberdeen sa Scotland, United Kingdom at itinuturing na kauna-unahang sosyolohista na gumamit ng salitang globalisasyon sa isang sosyolohikal na artikulo, ang globalisasyon ay tumutukoy sa proseso ng pagsasama-sama ng mga bagay sa daigdig at pagpapataas ng kamalayan para sa mas malalim na pagkilala dito. Binigyang kahulugan din ito sa aklat na The Race to the Top, The Real Story of Globalization na isinulat ng isang mamamahayag na Swedish na si Thomas Larsson. Ayon sa kanya, ang globalisasyon ay isang proseso na nakakapaglapit sa mga tao at nakatutulong para sa mas mabilis na ugnayan ng mga ito. Binigyang diin din niya na ang globalisasyon ang nagbigay daan sa pagkakaroon ng malayang kalakalan, mabilis na ugnayan ng mga bansa at pagkakaroon ng integrasyon ng mga pambansang ekonomiya sa daigdig. Mahalagang malaman ang iba't ibang pananaw sa globalisasyon upang mas higit na maunawaan ang pag-usbong, paglago at may bibigay na epekto nito sa ating mundo. Mula sa maikling kasaysayan, ay binalikan natin ang mga pangyayari sa daigdig na nagbigay daan sa pagsulong ng globalisasyon. Ano-ano pa nga ba ang mga dahilan sa pagkakabuo ng konsepto nito? Mayroong tatlong pangunahing dahilan ng pagsulong ng globalisasyon sa mundo. Una, ang pakikipagkalakalan at pananakop. Ang mga ito ang nagsilbing tulay sa pagkakabuo ng konsepto ng globalisasyon. Mababaka sa kasaysayan na ang pangangailangan at kakulangan sa mga produkto, pagkain at pagpapalitan ng kaalaman o ideya ang nagbigay daan sa pagtuklas ng mga bagong lupain at pagpapalitan ng mga produkto sa pagitan ng mga bansa. Makikita sa mga pangyayaring ito ang pagsisimula ng globalisasyon. Ikalawa, ang pag-unlad ng teknolohiya at komunikasyon. Ang pag-unlad ng teknolohiya ang itinuturing na isa sa may pinakamalaking impluwensya sa pagbabago ng anyo at pag-angat ng antas ng globalisasyon. Nakatulong ito upang ang mga ugnayan ay maganap sa mas mabilis na paraan at mas maiksing panahon. Ito ang naging dahilan sa pag-unlad ng komunikasyon na nagpalawak at nagpabilis ng ugnayan ng mga tao sa daigdig. Pinabilis nito ang pagdaloy ng mga bagong kaalaman sa pamamagitan ng telebisyon, radyo, cellphone, computer, internet at social networking sites. Ikatlo, ang pag-unlad ng sistema ng transportasyon. Sa pagkakaroon ng mas maayos na sistema ng transportasyon ay mas napadali ang paglalakbay at pagtungo ng mga tao sa mga lugar na kanilang nais sa iba't ibang kadahilanan tulad ng pamamasyal, pagtatrabaho, paglipat ng tirahan, pakikipagkalakalan, at iba pa. Ang mga ito ay nagbigay daan sa pagkilala, pag-unawa, at pagiging bukas sa iba't ibang kultura. Nagbigay daan ito sa higit na pagkakalapit ng mga tao at bansa sa daigdig. Sa nakalipas na panahon, makikita ang mga naidulot ng globalisasyon sa mundo. Ilan sa mga ito ang mabilis na pagdaloy ng impormasyon, komunikasyon at transportasyon. Isama pa ang mga ugnayang pang-ekonomiya at pampolitika ng mga bansa sa daigdig na lumikha ng mga kasunduan para sa pagpapalawig ng hanap buhay, kalakalan at pamumuhunan. Sa kabila nito, maraming hamon ang naidulot ng globalisasyon sa mundo tulad na lamang ng tunggalian ng mga bansa.
Noong taong 2018, nagkaroon ng tunggalian ang bansang United States of America at China na mas kilala sa tawag na US-China Trade War. Nagsimula ito bunga ng pagpatong ng mataas na taripa o buwis sa kalakalan ng US particular sa mga produkto galing China. Ayon sa pamahalaan ng Amerika, may mga maling gawain sa pakikipagkalakalan ng China na nagbunga ng trade deficit sa bansa, tulad ng issue ng pagnanakaw sa intelektual na pag-aari sa mga produkto ng Amerika. Isa sa mga ito ay ang mga tech products ng bansa. Bilang tugon, nagtakda rin ng taripa ang China sa 128 produkto mula sa Amerika kasama ang mga produktong aluminum, eroplano, kotse, karne ng baboy, gulay at nuts. Samantala, ang soybeans at steel piping mula sa US ang pinatungan ng pinakamataas na buwis ng China. Upang higit na maunawaan ang tunggaliang ito, mahalaga na balikan ang mga pangyayari na nagbigay daan sa isyong ito. Ayon sa ulat ng The Economist na pinamagatang America vs. China, Why the Trade War Won't End, ang paglago ng ekonomiya ng China ay maituturing na isang dramatikong proseso. Noong taong 1978, ang gross domestic product o GDP ng bansa ay nasa 6% lamang kumpara sa US. Ngunit pagdating ng 2018, ang GDP ng China ay umangat sa 66%. Ang pag-unlad ng China ay nagsimula bunga ng mga patakarang pang-ekonomiya na ipinatupad ni Deng Xiaoping, pinuno ng bansa noong 1978 at pagbubukas ng ekonomiya nito sa pandaigdigang pamilihan. Tinagurian itong World's Factory at sa nakalipas ng mga dekada ay tumaas ang kita ng bansa bunga ng pagluluwas ng mga produkto nito. 15% ng mga produktong iniluluwas ng bansa ay patungo sa Amerika. Noong 2001, naging ganap na miyembro ng World Trade Organization ang China at naging isang ganap na economic superpower. Samantala, ayon sa United States, ang paglago ng ekonomiya ay bunga ng mga maling gawain nito sa pandaigdigang pamilihan. Hindi lubusang sinusunod ng China ang mga patakaran at gawain sa isang free market economy sa kabila ng pagiging bahagi ng World Trade Organization. Isa sa halimbawa nito ay ang steel industry, kung saan mahigit sa 13,500 na mga manggagawa sa Amerika ang tinanggal bunga ng pagdadala ng China ng mas mababang halaga ng bakal sa US. Karagdagan pa, ang mga maling gawain tulad ng price fixing, pagnanako ng mga trade secret ng kumpanya at pagbebenta ng bakal sa US na idadaan sa ibang bansa upang hindi malaman na sa China ito galing. Isa pang maling gawain ng China ay ang pagnanakaw ng mga teknolohiya ng ibang bansa. Ito ay inilabas sa ulat ng US-China Economic Panel Security Commission noong 2015 kung saan isinaad na ang pamahalaan ng China ay nagsasagawa ng mga cyber espionage operation na layuning manakaw ang mga trade secrets at intelligence mula sa mga US corporation at maging sa pamahalaan nito. Ang mga pangyayaring ito ay nagbigay daan sa kasalukuyang tunggalian ng US at China. Paano nga ba ito nakakaapekto sa mga mamamayan ng bawat bansa at maging sa pandaigdigang pamilihan? Ayon sa ulat ng United Nations Conference on Trade and Development, noong 2019, ang trade war ay nagbunga ng pagbaba ng bilateral trade sa pagitan ng dalawang bansa bunga ng mataas na taripa. Nagdulot din ito ng pagtaas sa gastusin ng mga consumer at maging ng mga lokal na kumpanya sa dalawang bansa. Sa US, isa sa labis na naapektuhan nito ay ang mga magsasaka, particular na sa Iowa at iba pang estado sa Midwest. Ang soybeans na pangunahin nilang iniluluwas sa China ay pinatungan ng 25% na taripa na nagdulot ng pagbaba ng kita ng mga magsasaka. Karagdagan pa, tumaas din ang bilang ng mga manggagawa na nawalan ng trabaho, particular sa sektor ng pagmamanupaktura. Sa kabilang banda, ang pagbaba ng mga produkto mula sa China ay nagdulot naman ng pagtaas ng produkto at kita sa iba pang mga bansang nakikipagkalakalan sa US tulad na lamang sa Taiwan, Mexico, South Korea, Vietnam, mga bansang kabilang sa European Union at iba pang bansa sa Southeast Asia. Paano naman nabigyang solusyon ang krisis na ito? Ang tunggaliang ito ay tumagal ng 18 buwan o mahigit isang taon simula noong 2018. Sa kabila ng mga suliranin at tensyon na naidulot nito sa mundo, nagkaroon din ito ng resolusyon.
Noong Enero 15, 2020, pinirmahan ng dalawang bansa ang Phase 1 deal kung saan nagkaroon ng kasunduan sa pagpapababa sa taripa, pagpapalawig sa kalakalan ng mga produkto at serbisyo, at pagkilala sa intellectual property rights, technology transfer, at currency practices. Sa kasalukuyan ay patuloy pa din ang pagsasagawa ng mga pagpupulong upang higit pang mapabuti ang ugnayang pang-ekonomiya ng dalawang bansa tulad ng pagrepaso sa Phase 1 deal. Mapapansin sa halimbawang ito na bagamat mas pinalawig ang ugnayan ng mga bansa sa daigdig dulot ng globalisasyon, hindi maikakaila na mayroon din itong hindi mabuting epekto. Ayon kay Chad Brown mula sa Peterson Institute for International Economics, malaki ang naging epekto ng US-China trade war sa pagdedesisyon ng mga negosyante na mamuhunan sa mga bansa sa daigdig sa hinaharap. Ayon pa sa kanya, nagkaroon ng projection ng International Monetary Fund na maaaring bumaba ang paglago ng pandaigdigang ekonomiya sa hinaharap kung patuloy ang tensyon sa mundo dulot ng trade war. Kung kaya't mahalaga na mabigyang solusyon ang suliraning ito upang maiwasan ang mas malalang epekto na maaaring idulot nito sa mundo at makamit ang kaunlaran at kapayapaan. Ang Phase 1 deal sa pagitan ng US at China ay isang halimbawa ng mapayapang paraan gamit ang diplomasya sa pagtugon sa suliraning ibinunga ng trade war. Tandaan, ang pagtataguyod ng kapayapaan sa harap ng mga hamong dulot ng globalisasyon ay maisa sa katuparan kung ang mga bansang mayroong hidwaan ay magkakaroon ng dialogo at makikinig sa bawat panig. Gayun din, mahalaga ang patuloy na pakikipag-ugnayan at pag-uusap upang maiwasan ang tensyon at makapagbuo ng isang resolusyon na patas, makatarungan at makabubuti sa bawat panig. Sa ganitong pamamaraan ay magkakaroon ng koordinasyon at kooperasyon ang mga mamamayan at pamahalaan ng mga bansa sa daigdig at maisagawa ito sa isang mapayapang pamamaraan. Sa ating alalim, napatunayan ang kahalagahan ng malaya at malawak na pakikipag-ugnayan at pagtutulungan ng mga bansa sa daigdig upang mapaunlad nito ang kalagayang pampolitika, pang-ekonomiya, panlipunan, pang-teknolohiya at pang-kultural ng mga mamamayan at ng mga bansa sa mundo. Tandaan, maging mula sa lipunan, ang pagbabago ay nasa ating kamay.